everyone, welcome back to the Project Awesome. So I'm back with a new video, and today I decided to do this comparison video review kasi maraming nagtatanong sa akin, which is better, Revlimins ba or Luxent ba? FYI lang, matagal ko ng parehong hindi ginagamit yung Revlimins tsaka yung Luxent. I'm actually taking a different gluta supplement right now, tsaka ako nasasabihin sa inyo kung ano yon. Pero pareho kong nagamit ng tig-tatlong buwan yung Revlimins tsaka Luxent, so I think pwede ko na silang fairly ma-compare, diba? So if you wanna know which is better, yung Revlimins ba or yung Luxent ba, then please keep on watching. And also, if you're not yet subscribed here in my YouTube channel, please do subscribe for more videos like this, and don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo pag meron tayong mga bagong video kagaya nito. So, nilista ko lang sa phone ko yung pinagkatulad at pinagkaiba ng Revlimins saka ng Luxent para hindi ko makalimutan, di ba? Actually, wala na nga ako yung bote ng Revlimins eh. Yung Luxent lang yung meron ako dito kasi pinaglagyan ko to ng vitamin C ko. Tapos yung Revlimins bottles ko, tinapon ko na sila. So, I'm just going to provide a photo for you guys. So, yung Luxent, nakalagay lang siya sa isang opaque white bottle. Ayan, yung itsura niya, wave ocean-like. Parang ganun yung theme niya for me. Take note lang guys ha, na yung Revlimins na kinocompare ko dito sa video na to, eh yung Revlimins Advanced Nutrition Gluta 1000 Reduced L-Glutathione Complex, ang haba ng pangalan, sorry. Yung Gluta 1000 yung nire-review ko dito, yung kinocompare ko dito sa Luxent, okay? So yung Revlimins bottle naman, nakalagay siya sa red na translucent bottle. Hindi siya completely transparent, hindi din naman siya completely opaque kasi nakikita mo pa rin yung loob niya, pero medyo frosted red yung itsura niya. And then ito lang guys, share ko lang sa inyo kasi may nag-comment sa akin before sa Revlimins video review ko kasi shinare ko doon na nilalagay ko sa pill box yung gluta supplements ko nung gati-take ako before. Sabi nung nag-comment, wag ko daw tatanggalin dun sa bote yung gluta kasi hindi sila talaga dapat na-expose sa maliwanag kasi parang nababawasan yung pagiging potent nila. Okay? Share ko sa inyo. Maraming salamat sa nag-comment na yon. Talagang tinig ko yung advice mo. So, mabibili nyo yung Luxent tsaka Revlimins pareho online. Sa Shopee meron, sa Beauty Manila meron, tsaka iba pang mga website na nagbebenta ng Luxent and ng Revlimins. And also meron ding mga online stores na nagbebenta ng ganon. Ang isa lang sa plus point para sa Revlimins, available siya sa Watson. So, makikita mo siya. Mabibili mo siya personal, yung hindi mo naihintay na online ka lang bibili, ganon. Pero yung Luxent kasi, hindi pa siya available sa mga malls, sa mga stores na ganon. Online lang siya. Kung napanood niya na pareho yung review ko sa Revlimins, tsaka sa Luxent, sinabi ko doon na meron akong pinagbibilan sa Shopee ng mga gluta supplements ko and even ng ibang vitamin C na mas mura sa kanya. And legit sila, authentic yung products na binibenta nila kasi napag-compare ko na, hindi ko lang alam kung bakit mas mura sa kanila. Siguro mas mura yung pinagkukuhanan niya, yung supplier niya. So yung Revlimins, alam ko, 990 pesos siya sa Watson's and dun sa Beauty Manila, ganyan, yung usual na SRP niya. Pero dun sa pinagbibilhan ko sa Shopee, nasa 700 plus lang siya, 749, parang ganon. Tapos si Luxent naman, usually ang SRP niya, 1,200 pesos, pero dun sa pinagbibilhan ko nga sa Shopee, 999 pesos lang siya. Pero kayo pa rin ang bahala, kung saan kayo mas kampante, buy at your own risk, okay? Sinishare ko lang sa inyo mga info na yun para meron kayong ibang ideas. So ngayon tapos na tayong itakal yung availability and yung price ng Luxent at yung Revlimins Gluta 1000. Ngayon doon na tayo sa goody-goody part nitong video na to, yung ingredients niya at yung effect niya. Ang pag-take sa kanila pareho, twice a day pareho, tapos yung bottle nila each parehong merong 60 capsules. So since twice a day mo sila iti-take, good for 1 month yan pareho. Ang pinagkaiba lang ng capsules ng dalawang to, vegetarian capsules yung kay Revlimins Gluta 1000 kasi vegan siya. Yung Luxent, kung ikukumpara mo sa Revlimins, mas matapang ng very, very light yung pagkaamoy bulok na itlog niya compared nga dun sa Revlimins. Pero pareho naman silang tolerable, alam mo yun. Okay, so dito na tayo sa ingredients nilang dalawa. So si Revlimins, meron siyang 1,000 milligrams ng L-glutathione complex. Pag sinabi mo kasing complex, ibig sabihin pinagsama-samang ingredients yun, diba? So unang-una, meron siyang 675 milligrams ng reduced L-glutathione. Ano bang ibig sabihin ng reduced L-glutathione? Ibig sabihin ba ng reduced, bawas yung pagiging powerful or potent ng gluta niya? Actually, hindi. Share ko lang sa inyo dito sa nabasa ko. Reduced glutathione is simply the stable active form required for good health. So, yon yung ibig sabihin niya. Hindi ibig sabihin na binawasan yung pagiging pinaka-effect ng glutathione para sa katawan mo. Okay? And then, it also contains alpha-lipoic acid and it is 200 milligrams. So, ano ba yung alpha-lipoic acid? So, ito, babasahin ko lang dito sa website ng Revlimins para alam nyo din talagang nire-research ko maigi yung mga ingredients na yan na pinapasok ko sa katawan ko, diba? Alpha-lipoic acid is a fat and water-soluble antioxidant that also boosts glutathione levels. Because of this, it can act as an antioxidant throughout the entire body. So, it serves or it acts
acts as an antioxidant para sa katawan natin. Binuboost daw niya yung glutathione levels ng katawan natin. And then the next and final ingredient din sa Relumin's L-Gluta Complex na yan, 125 milligrams yung content niya ng rose hips. So ano naman yung rose hips? So ang sabi dito sa website ng Relumin's din, rose hips contain a natural, highly absorbable form of vitamin C, which is a highly synergistic ingredient with glutathione. So ano ba ibig sabihin ng synergistic? Ibig sabihin nun, maganda siyang pang-cooperate or pang-collaborate para dun sa ibang ingredients. Pagka naglagay ka ng rose hips na yan sa gluta mo, maganda yung cooperation nila. Parang ganun. Nagko-complement silang dalawa. So ayun yung ingredients ng Relumin's. Meron siyang reduced L-glutathione, meron siyang alpha-lipoic acid, and then meron din siyang rose hips. So dito naman tayo sa ingredients ng Luxent. Embrace yourselves kasi mas marami yung ingredients nito. Kung si Relumin's 1,000 milligram siya, si Luxent naman 1,200 milligrams yung dosage niya pag pinagsama mo lahat ng ingredients na matatagpuan mo sa isang capsule nitong Luxent na to. Kung nakakarinig kayo ng mga tawanan, pasensya na kayo. Kompleto kasi yung pamangkin ko nandito. So, ayan, masaya lang sila. Magkakasama sila ganyan. Unang-una sa lahat, meron siyang 950 milligrams ng L-glutathione. So, kung ikukumpara mo siya sa Relumin's, mas mataas yung content ng gluta niya kasi yung sa Relumin's, 675 milligrams lang. And then, this also contains alpha-lipoic acid pareho dun sa Relumin's, pero ang pinagkaiba nila, mas mababa yung content ng alpha-lipoic acid ng Luxent compared sa Relumin's. Kasi yung sa Relumin's, 200 milligrams yung alpha-lipoic acid niya. Dito naman sa Luxent, 70 milligrams lang. Tapos itong sa Luxent, wala siyang rose hips, and then si Relumin's meron, di ba? Pero meron siyang sodium ascorbate, and that is also a form of vitamin C. So itong Luxent, meron siyang 50 milligrams ng sodium ascorbate. Then again, hindi ko alam kung ano bang pinagkaiba ng rose hips tsaka ng sodium ascorbate. Ano bang mas matapang sa kanila? I'm not sure about that. Pero sinasabi ko lang, sila pareho yung nag-a-act as vitamin C ng mga glutathione supplements na to. Tapos mas mataas yung form ng vitamin C na meron dun sa Relumin's compared dito sa Luxent. Ayan, masaya nga yung mga pamangkin ko. Pero, ito yung maganda kasi dito sa Luxent. Aside dun sa mga ingredients na yon, ang dami pa. Marami pang goody-goody itong Luxent na to. So, isa sa nagpaganda sa product na to, meron siyang kasamang marine collagen. So, ano ba yung marine collagen? It's a collagen, pero yung source ng collagen mo, galing sa fish. And then, aside from that, meron pa siyang N-acetylcysteine, meron pa siyang methionine, meron pa siyang niacin, meron pa siyang coenzyme Q10, meron pa siyang riboflavin, vitamin B6, thiamine, and beta-carotene. O, diba? At kung titignan niyo yung ingredients, mas lamang si Luxent para sa akin kasi mas marami siya kasing content na maraming mas makaka-boost tsaka makakatulong para talagang mapaganda yung balat mo, diba? Pero dito naman, mas lumamang si Relumin's. FDA approved siya. Si Luxent kasi hindi pa. And I'm not sure nga, gaya ng sinabi ko dun sa review video ko dito, nag-apply na ba yung Luxent para ma-approbahan sila sa FDA or what? Pero basta, hindi pa siya approved. Pero yun nga, nasa inyo yun kung iti-take nyo o hindi. Ako, kahit na hindi siya FDA approved, tinry ko siya kasi maraming good reviews about it. Tsaka marami ding mga vloggers kasi na iba na nagtetake din ito. I took the risk and maganda naman yung effect niya sa akin at wala siyang masamang naging epekto sa akin. So, nasa inyo pa rin yun. And maliban na FDA approved si Relumin's, gluten-free din siya. Tapos halal, kosher, vegan, and CGMP certified siya. So, pagdating sa mga certifications, mas lamang si Relumin's compared kay Luxent. Tapos si Relumin's, alam ko, gawa siya sa USA. Ito namang si Luxent, galing siyang Japan. Okay, dito na tayo sa effect. Alam ko, ito yung pinaka-inaabangan nyo. This is the main event. So, ito lang guys yung tandaan yung glutathione, antioxidant sila. It's just that, ang fortunate side effect nga is puputi ka. So, kapag nagtitake nga tayo ng gluta, ang usually na nakikita nating effect, yung maliban sa pumuputi tayo, yung nagiging glowing skin, healthy looking skin, fresh tayo, ganun, diba? Yes, pareho kong nakita sa kanilang dalawa yung ganung effect na glowing and healthier looking skin, at parehong pagdating ng second week ko nakita yung ganung effect. And even more so, nung mas matagal ko na sila parehong ginagamit, talagang mas healthy na tignan yung balat ko. So, kung napanood nyo na pareho yung review ko sa Relumin's at sa Luxent, yes, pareho akong pumuti sa kanila. Pero may pinagkaiba sila. Kay Relumin's, pumuti man ako, pero hindi ko agad nakita sa kanya yung whitening effect. Pagdating pa lang ng second month, dun pa lang mas naging visible yung pagkaputi ng balat ko. Nung first month siguro, clearer complexion kumbaga, pero hindi pa siya yung ganun kaputi. Pero ito yung downside sa kanya. Medyo yellowish yung pagkaputi ko, and gusto ko lang iklaro
clarify kasi may nag-comment nito sa akin, guys. Sabi niya, yellow naman daw talaga kasi yung skin tone nating mga Asians, 'di ba? Alam ko naman 'yun, guys. Kaya nga ang binanggit ko dun sa Relomin's review ko, warm naman talaga yung skin tone ko, sabi ko. It's just that mas yellowish or mas madilaw or warmer yung dating ng complexion ko compared to my original skin tone. Okay? Maputi, alam mo 'yun, pero mas madilaw yung dating ng skin ko. So sabi ko, teka, bakit ganun? So pagdating ko dun sa third bottle ko ng Relomin's, ayun, nag-decrease na yung pagka-yellowish niya, tapos mas pumuti na yung balat ko. So dito naman sa Lux Scent, mas mabilis kong nakita na pumuti yung balat ko dito. Actually, 1 month pa lang, nakita ko na napumuti talaga ako dito. At ang pinakamaganda doon, compared sa Relomin's, yung effect ng pagkaputi niya, parang milky white. Alam mo yun, parang ang ganda talagang tignan ng pagkaputi. Sobrang glowing niya. Kahit na nawala yung pagka-yellowish nung dating ko sa third month ng pag-take ng Relomin's, iba pa rin yung dating ng pagkaputi ko dito sa Lux Scent compared dun sa Relomin's. So pagdating dun sa whitening effect niya, mas gusto ko yung effect ni Lux Scent. FYI lang, guys, baka kasi sabihin nyo, baka naman kaya mas pumuti ka na agad sa Lux Scent kasi nag-try ka na ng Gluta before. Well, ganito kasi yan kung paano ko sila ininom. Siguro mga 2 buwan na kong tumigil na mag-take ng kahit anong Gluta supplements bago ko tinake si Relomin's. So napahinga yung sistema ko, diba? And pagdating naman dito sa Lux Scent, yung Gluta supplement na tinitake ko bago itong Lux Scent ay yung Ishigaki. At kung napanood nyo na yung video ko dito sa comparison ko sa Lux Scent tsaka Ishigaki, walang naging effect sa akin si Ishigaki. As in, wala. If anything, nabawasan nga, binanggit ko dun sa video ko, nabawasan yung healthier looking skin and glowing skin ko nung nagtitake ako ng Ishigaki. So that means, technically, parang napahinga din ako bago ako nagtake ng Lux Scent na to. So again, pagdating sa glowing skin, healthier looking skin, parehong panalo si Lux Scent tsaka si Relomin's. Parehong 2 weeks pa lang, makikita mo na yung effect na yon. So whitening effect, mas mabagal si Relomin's, mas mabilis yung whitening effect ni Lux Scent. And on top of that, mas maganda yung pagkaputi ko sa Lux Scent compared sa Relomin's. Ako, marami akong discoloration sa katawan ko. Like for example, ayan, diba? Ayan, lagi nyo naman nakikita yan sa leeg ko. Nag-lighten lang din yung mga areas na yon. Pero hindi yung completely magpapantay yung kulay ng balat mo kapag ka may discolorations ka. Tapos ito pa importante, kung iniisip ninyo kung meron ba siyang bad side effect sa akin, yung Lux Scent tsaka yung Relomin's, parehong walang bad side effects. And I mean, hindi siya nakakahilo, hindi siya nakakasakit ng ulo, hindi ako sinikmura sa kanila pareho. Wala akong naramdaman na kahit anong mga ganung epekto sa akin, and hindi rin ako parang nawala ng energy, hindi rin naman tumaas yung energy ko sa kanila. Walang mga ganun. Pareho naman silang okay talaga para sa akin, pareho ko silang gusto. So ngayong nasabi ko na yung pros and cons ng Lux Scent tsaka ng Relomin's, nasa sa inyo na yung desisyon kung ano bang i-add to cart nyo at i-check out nyo. Yung Relomin's ba na mas mura or yung Lux Scent ba na mas mabilis yung whitening effect niya. Yung Relomin's tsaka Lux Scent talaga, yan talaga yung top 2 sa akin so far. So far ha, kasi hindi ko pa naman na-try yung iba. Kasi nga yung Relomin's mas mura siya tapos effective, tapos yung Lux Scent na talagang maganda yung naging effect sa akin. Kung meron pa rin kayong ibang mga questions about dito na hindi ko pa rin for some reason nabanggit dito sa video ko na to, mag-comment lang kayo sa baba kung ano pa yung mga gusto nyong malaman at pag alam ko, i-share ko naman po sa inyo. So thank you so much for watching this video. Again, sana meron kayong natutunan at sana nakatulong po sa inyo itong video na to. Please do subscribe for more videos like this and don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo pag meron tayong mga bagong videos kagaya nito. Thank you so much again for watching this video and I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!